kasama ang mga dayuhan, bitayin kung kinakailangan pag umaabuso sa batas natin para matakot at hindi tayo paglaruan nito mga dayuhang ito. Ayun ang kailan tingin eh. Masyado tayong mahina, masyado tayong mababaw, nakukurap pa. Kaya sila nandito. So hindi na kailangan dito yung pag-aamin-amin lang ng ating mga Republic Act dyan at kung ano ng mga batas dyan. Hindi yon, babaliwala sa kanila yon. Bitay. Sa Japan may bitay, sa China may bitay, sa marami mga bansang mayaman may parusang bitay. Oh, maulad sila kasi hindi naabuso yung pera ng bayan. Hindi naabuso ng mga dayuhan. Kasi dito sa atin, habang wala tayong parusang bitay sa mga taong umaabuso sa atin, magpapatuloy ang mahirap ay mahirap. Ang mayaman ay mayaman. Ang politiko yumayaman. Ang politiko, politika, negosyo sa Pilipinas. Ang mga kapitalista, ginawa na rin negosyo ang politika. Sila lang ang nagpapasarap sa buhay. Sa buwatan niya ng mga financier sa politika, mga politiko, political party, kaya tayo naghihirap. Dahil walang nagpaparusa. Marami ng politikong pinakulong. Wala namang nangyari. Nagbalikan pa sa Senado eh. Nasa mga pwesto pa eh. Puro plunder ang kaso. Mababaw yung plunder. Baliwala na yung plunder sa kanila. Manhid na sila sa plunder dahil alam nilang kayang lusutan. Pero kung may parusang bitay, death penalty, ako naniniwala. Baka ako matatakot sila. Hindi lang ang mga dayuhan, pati mga Pilipinong abusado sa ating lipunan. Eh ito na lang hong parusang, ito na lang hong, bakit tayo walang death penalty pero merong extrajudicial killing? Bakit merong human rights violation pero walang death penalty? Sasabihin nyo, yung death penalty, human rights violation, under the law, pagka nagkaroon ng batas yan, at legal ang death penalty, hindi yun human rights violation. Nasa batas yun eh. Pero ngayon, walang parusang bitay, bakit ang daming extrajudicial killing? Bakit ang daming human rights violation? Bakit ang daming umaabuso? Dahil walang batas na kinatatakutan sila. Ayan ang totoo. Kawawa tayo. Ano ha? Ang problema, itong mga politiko, ayaw ng batas na yan eh. Dahil sila yata ang maaaring tamaan sa bandang huli. Dapat ang korap, protektor ng ilegal, dayuhan man o ito ay Pilipino, bitayin kapag may batas para katakutan, para huwag tularan, para hindi na humang abuso. Yan ang kailangan. Ay mga malaking politiko, pagka nagkakaso, nag-uumarte, VIP treatment pa sa kampo, karami nakakulong. Bakit? Bakit sa hospital? Bakit sa karami kinukulong ang mga politiko? Inabuso yung pera ng bayan? VIP treatment pag nakulong? Bakit ganun? Samantalang yung mga suspect sa iba-ibang napakasimpleng kaso, nasa city jail, nasa municipal jail, nasa provincial jail. Hindi pa nga nahahatulan, nakakulong na ng matagal. Eh itong mga politiko, katakot-takot na yung kaso, may mga warrant of arrest, privado man at nataga-gobyerno, former government official. Ah, ang arte nila, nakaka-arte sila, nakakapagtago sila. Nagiging pugante sila, pinaglalaro nila natin nila ang batas, tayo sa mga maliliit. Kalabuso ng kalabuso. Pag minamalas-malas, tokhang pa. Extrajudicial killing inaabot, diba? Yun po yung malupit sa atin eh. So malawak pa ang pagbabago. Hindi ho band-aid solution lang. Kumbaga sa sugat, linagay mo ng band-aid temporary lang. Hindi. Overhaul sa justice system. At isa ho sa akin nire-recommenda bilang Pilipino, dito sa akin channel, death penalty. Parusang kamatayan ang kailangan gawing batas. Yung mga relihiyon na kumukontra dyan, anong ginawa nyo? Katulong ba kayo dun sa mga extrajudicial killing? Human rights violation? Wala naman eh. Kaya huwag na kayong tumutol sa death penalty. Huwag kayong matakot, hindi kayong bibitayin. Ang bibitayin, masama lang. Patibayan ng batas na ang bibitayin ay yung talagang aabuso, hindi yung maliliit. Yun ang importante eh. Wala, pag hindi ho natin ginawa ito, kawawa ang ating mga kabataan, kawawa ang ating mga anak, ang ating mga magiging apo at ang kabataan ng lahing kayumangging Pilipino. Lagi lang tayong pinagsasamantalahan ng maraming grupo. Pati dayuhan, pinaglalaroan tayo. Ito po ang ginawa ng mga Chinese National, itong Pogo Operation, dapat wake up call ito sa atin. Inabuso tayo dahil alam nila wala tayong batas na matapang. Kayang kurapin ang nasa gobyerno. Kaya tayong palusutan paglaruan. Gagawa ng kalokohan dito, aalis. Dahil dideport lang natin, hindi pinarurusahan eh. After 3 months, 1 year, babalik dito, ibang pangalan, illegal na naman ang gagawin. O diba? Anong ginawa natin? Hindi na natuto mga opisyalis natin eh. Gumawa na kayo. Ah, nakakasawa na ang public hearing, pero trabaho niyan. Pero kailangan, hindi lang an aid of legislation, dapat talaga po
mayroong matapang na batas na magbibigay ng kaliwanagan para sa mga nangyayari. Okay? Any comment, reaction, malaya po kayo. Pasensya na, hindi po ako nagagalit. Dinidin ko lang, ganun po tayo talaga mag-broadcast, mag-topic ng mga isyong national, pang-international, pang-national, pang-pagbabagong galawan. Hindi tayo chismosong vlogger, hindi tayo chismosong mamamayag. Ang atin yung totoo, kung ano ho ang kailangan, ano nangyari, at dapat yung malaman. Okay? So, bilang recap na lang, dahil alas na go-overtime na tayo, ha? Daldal ni Roque Barrado sa Senado. General Marbil, PNP Chief, versus Vice President Sara. Tungkol nga ho sa pag-recall ng PNP. Paki-like na lang po ninyo, review yung ating video para malaman ninyo. At nga ho, Cesa, ang pinakamarami daw hong ini-issue na permit para sa operation. Legal ba o illegal? Hindi natin alam. Stop po ko, dapat ay gawin na, ginagawa na raw po ng ating mga otoridad. So, yan po. Okay? So, marami ho. Isa lang yan, napakarami hong issue ngayon. Talagang kulang lang ako sa oras, panahon, pero napakarami ho ang mga isyong pag-usapan. Mamaya, yung ating sa isang channel natin sa MA Pinoy TV, ang ating topic dyan, mamaya, mga after lunch, ang ating topic dyan ay yun hong matindi po yung ginawa ni Senador Laila Dilima, dating senador. Idinili niya ang mastermind. Ang mastermind daw ay si dating Pangulong Duterte. Binalikan na ni Dilima si Duterte doon sa hearing kahapon. Yan daw hong mga extrajudicial killing. Wow! Ang lupit na. Mamaya po, alas 2 ng hapon, ipaparinig ko sa inyo yung sinasabi ni Laila Dilima, akusasyon laban kay dating Pangulong Duterte. Okay? Mamaya doon sa MA Pinoy TV. So, pakilike lang po ninyo ang ating mga video dito sa Mike Abby Opinions at doon sa isang channel ko pa nga, MA Pinoy TV, para po nakakarating sa ating mga kababayan, kaibigan, mga kapwa Pilipino sa buong mundo. Para po sa inyo ito, wala naman pong nasa likod ng ating ginagawa. Voluntary lang natin ginagawa ito, pagmamalasakit, pagmamahal sa ating bansa, sa ating Pangulo at sa ating kapwa Pilipino. Tayo lang man talaga ang dapat magmalasakit yan. Thank you po. God is good all the time. Lord save the Philippines. At pangalagaan po ninyo ang kaligtasan, magandang buhay, kalusugan, pagtatagumpay ng lahat ng mga Pilipino, ang inyong mga anak dito sa lupa. Lord, kayo na po ang bahala. Salamat po. Thank you po sa lahat ng ating mga nanonood. Kahapon eh, kailan ba yun? Kailan ba natin nakasama kahapon? 4,357 pala yung nakasama natin ng live. Ang makaluwa, 6,872. Anyway, yun po. Alam naman, naiintindihan ko po yan. Huwag kayo mag-aalala. Naiintindihan ko dahil yung iba busy, yung iba may trabaho. Ang halaga po, nandyan po tayo. Yan yun, tuloy-tuloy po tayo, hindi tayo titigil sa ating paghahatid ng mga balitang nangyari sa ating bansa, sa ating gobyerno. Tulungan natin si Pangulong Marcos. Tama ang kanyang ginagawa para sa bayan. Ang mga humahad lang sa kanya, ang mga naninira sa kanya, pakaunti na ng pakaunti yan. Mananaig ang katotohanan at ang mga Pilipinong naniniwala sa ating mga batas ay magtatagumpay. Ano po? Yung mga may personal and political interest, wala yan. Hanggang ingay lang po yan. Wala nang power. Hanggang social media na lang.